Hi, good afternoon. Ito po si Nelly Manang ng Bayan. Nandito po ako at gusto po natin mag-react dito sa sinabi ng isang ginang or isang lady na susi ng pagkakilala natin kay Francis Leo Marcos. So, pakinggan po natin. Okay? Ayan. Nakikita nyo kapatid? Ayaw nila. Bakit nila? Yeah, maririnig nyo ba? Bakit ayaw daw nila kay Marcos? Kay FLM. Yung sinasabi nila FLM. Napakabagit na tao. Pero bakit pilit nilang binababa at pilit nilang pinakulong dahil ba sa paggawa niya ng mabuti? Dahil ba siya yung lamang ang lumabas? Dahil ba binigay niya ang best niya? Nagsakripisyo siya buong buhay niya at family ay medyo nag-focus siya sa pagbibigay sa mga tao at bihira lang po tayo makakita ng ganun mga kaibigan, mga kapatid, yung napaka-serious na condition ng tao. Pero anong ginawa niya? Lumabas po siya sa kanyang napakagandang mansyon para lang magbigay ng mga pagkain sa mga nahihirapan dahil napakahirap ng buhay ng Filipino. Pero may isang tao na lumabas para lang sagipin at tulungan at pakainin ang mga tao. Mga kaibigan, mga kapatid, bakit ang mga tao ay pilit nilang pinababa at pilit nilang hinahadlangan ang kagustuhan ng ating hero of the North? Kaya manalangin po tayong lahat. Pakinggan po natin. Diba, itong lady ito, hindi natin siya kilala kung sino siya, pero MCM daw po ang pangalan. Pero kakilalang kilala niya, kababata niya raw si Francis, pero mas panganay lang siya kay Francis. Siya po ang susi kung sino po talaga si FLM. Bakit ayaw nilang malaman, o ba't ayaw ng mga tao na Marcos siya, dahil Francis Leo Marcos naman talaga ang pangalan niya, diba? Kaya mga kapatid, nandito po si Manang ng Bayan, sa mga basher, sa mga nagmamahal, sa mga kay FLM, nandito po ako na nakikiusap sa inyo na tama na po yung pakikipag-away-away o pagdi-divide ng Filipino. Magkaisa po tayo, may kasabihan po sa Ilocano na at no at dati timpuyog, no at dati panagmaymaysa, at dati timpuyog. Amen, mamati kayo ba kakapsat? No at dati timpuyog, at dati panagmaymaysa. Na kahit papano, in one accord, there is unity. Sa pagkakaisa natin, magkakaroon tayo ng unity pag nagkakaisa ang Filipino. Ba't hindi natin siya tulungan na makagawa ng bagay na na makakatuwa din sa especially sa Diyos. Alam niyo kung sino pang unang natuwa sa ginawa ni Francis Leo Marcos? Siya ba yung nakita ko noon? Siya ba yun? Kinggan po natin. Siya na ba yun? Napakabait daw, hindi daw siya mayabang. Kilalang kilala niya si Francis Leo, pero walang yabang kay Francis Leo Marcos. Thank God. Salamat po, Lord. Salamat. You see, they are very religious people. They are very, even si Francis Leo Marcos, nakikita niyo pag magsalita siya, puro maka-Diyos ang sinasabi po. Kaya, I hope ang gobyerno na kung hindi maano din po tayo, matauhan na rin po tayo. Mga, kung hindi nyo man natatanggap si Francis Leo Marcos ngayon, alam ko gagawa si Lord ng paraan para i-open nyo yung mga puso at na alam nyo, matatanggap nyo rin kung sino man siya. Kaya mga kapatid, nandito po ang Manang ng Bayan, handang makinig na hindi po ako bias, kundi parehas po, mahal po, nagmamahal po tayo sa lahat ng tao, pero lahat tayo ay nagkakamali. Kaya huwag tayong maghusgahan, huwag tayong magdemandahan, at huwag tayong maghilaan, kundi maghilaan tayo pataas. Maghilaan tayo pataas, hindi po tayo maghilaan na pababa. Kaya salamat po sa pagsuporta natin kay Francis Leo Marcos, at I hope na lahat po tayo ay gawin nating hero at magpasalamat tayo sa Diyos at may herong lumabas nitong pandemic. Okay? Salamat po. Yung sinabi niyong angas na mga bashers, see, hindi daw siya angas. Naging maangas lang siya nang lumitaw ang mga basher dahil may mga binablak-blak-blak-blak na siya mga tao. Dahil hindi makakatulong sa panahon na yan, sa panahon ngayon, hindi iyon makakatulong sa bansa natin. Kaya, tama po yan. Yung mga na-i-block niya, tama po yan, Madam MCM. Sa inyo,
Isipin nyo na lang kung kayo nasa kalagayan noon. So that means kaklos ni Francis Leo Marcos si Madam MCM. Nanawagan siya. Ang sabi niya, hello mga kapatid. Mag-subscribe yun lang po kayo. Pindot na lang po ang like and comment, mag-comment po kayo. Marami pa po ako. Nandito lamang po ang aking pandinig sa inyo at pangunawa sa inyo. So, there is God.